nakakagawa sila, lalo na pag nag-TikTok timers, nakakagawa sila nung mga global diversion, place. Yes. Place. Yes. Pang-comeback. Nakita natin yung kahapon, nung time na patakas na yung kalaban nila, then meron diversion play. Kahit ako, honestly, hindi ko napansin na nag-diversion eh. Ganun siya nakaagulat, lalo pa kaya yung mga players natin. So, again, OMG, ito yung strength nila. Ito yung mga pang-clutch draft nila kapag medyo naaalanganin. And looking at the current draft, talagang ready na. Ilalabas na ng OMG yung kanilang playoff matches. Grabe yun, Tads. Invisible diversion. Kahit casters, man, hindi nakikita. Ganun kalala. Diversion na, invisible pa. Invisible pa. Paano naging diversion yun? Hindi mo nga nakikita. Ibang kalahasin. Hindi ka na-divert, no? Oo, di ka na-divert. But there we go. And look at the aggression coming out from both of the mages. Parehas pang nag-recall. Check your recall! At yung camera magsisplit. There you go. Ayan na. Alam kong naipasok ko. Alam ko naipasok ko. Void crystals to the Luyi first kill. Napakasakit ng poke capability ng dalawang mages. Alam mo, medyo egol kasi ang Luyi level 1 kung void crystal ang gamit pang poke. Kasi kailangan magtumama ng dalawang first skill ng Luyi para makuha niya yung shield. At hindi niya nakuha yung shield, Luyi talaga sa straight na yun. Well, dispersion after dispersion. Both of the teams being aggressive ngayon. Chak Nu hoping to actually delay Kyrie. And Kyrie will go for the purple first. Habang tabla yung jungling ni Kyrie ngayon at ni Ryzen. Actually, una na naman si Ryzen. Level 4. Level 4 ka agad siya at malaking impact yan since malapit na mag-respawn yung turtle. So, kailangan humabol ka agad ni Kyrie. And looking at the current position of Kyrie, makukuha niya yung level 4 niya once na takedown niya itong level... Ayan, exactly. Yung green na jungle creep. So, ikot ka agad na magiging play ng Onyx. Saktong-sakto since naka-position na rin. Or almost lahat ng mga players ng down team natin is... papunta na sa may turtle area. Sobrang gandang tignan na high level ML. Makikita mo na talaga nagro-rotate sila towards the first objective of the game, which is the turtle. Pero man, look at this! Oh, laban ngayon si Ryzen! Gusto ko lang din i-emphasize dito yung ginagawa ngayon ni Klarsky in the top lane. Alam niyang lugi sa kanya yung matchup, kaya hinaharapan niya. But, uy, yun pala yung pang-cancel! Yung vacuum nung rotation... I considered CC in a way. Kaya pwede mong ma-cancel yung real world manipulation. Yes. Well, actually binago na kasi yun eh. Dati ano kaya anti CC ka kapag nag-real world manipulation ka. Kaso ang nangyari, may dagdag na shields from the rework. Kaso magiging ano ka na, hindi ka na immune sa CC. So maganda yung laging position dito ng OMG. Lagi silang mayroong paraan kung paano counterin or pahintuin yung real world manipulation ng Onyx. Kasi yun talaga yung main problem nila eh. Malakas sila sa team fight. I'm talking about Onyx. At yung once na-disable mo yung main set nila, mas mapapadali mo ma-destroy yung structure ng Onyx. Correct. Na-burn ang flicker ni Kelra doon ha. The Ruby had a great setup. Munti ka niya mahuli si Kelra pero sakto na flickeran. Importante tong flicker na to against his lane sa Farsa dahil alam naman natin, napakahaba ng range ito ni Farsa. At the moment na mag-rotate ang Onyx papunta dito sa Golden, in which case feeling ko mangyayari in like 2 minutes, kailangan yung flicker ni Kelra. Nag-call na yung Onyx. O, wala ng flicker yan. Kaya alam din naman yon ng Omega na okay, protektahan na natin to. Magkakaroon na ng turtle in a while. Setup na tayo. Kyrie lilipat doon sa kanyang Kramer. So yun yung nagiging matchup ngayon dito sa bottom side. But we need to talk about the top lane as well. Yung XP lane. Klarsky is having the time of his life. Lamang na lamang sa XP. At umaangat pa. Kukunin pa ata. Ay, hindi na. Yan na. Yan na yung tinatawag nating cut. Mula kay Klarsky. Napakagandang cut nun and it will give space kay Klarsky na pumunta sa ibang lane since most of the members of Onyx is nasa middle lane na at mukhang naghahanap sila. Aray! Oh my glove! The setup! Oh! Nakita mo yun? Ay, grabe. Sabi sa inyo, mainit talaga dance floor eh. Oo. Kumbaga, pagka nakita mo yung Olus na yun, wait lang ha, to si Ryzen nangungulit pa ng isa pero mukhang makapag-puncture naman pala palabas and babalik tayo dun sa nangyari sa mid lane. Medyo okay naman yung trade-off na yon. Walang nawala na major. Saktong-sakto magkakaroon ng turtle. Mukhang magkakaroon ng malupitang teamfight dito. Yeah, pero nag-poke kasi Umi. And because of that poke, lumamang sa position. Oh. Yung Onyx. Can Ryzen get the... Oh my, na-steal na naman. Pero nandoon, Reggio! With a slam dunk. Yung rocket ay tumama. And now, Omega! Sakit ng burst damage, sabay out mula kay Ito. Max using the diversion.
First Blood mapupunta sa team ng blue side, which is Omega. Grabe, no? Kyrie with the Retribution. That's their second turtle of the game. At sasabayan mo ng aggression naman na galing dito sa Omega. Renjo pa ang nakakuha. Hindi natin, actually, no, pag nakita natin ang late game ng isang Fovius, nakakairita. Ang hirap labanan, binigyan mo pa ng kill na maaga. At mukhang kukuha pa siya ng Athena Shield, so lalong mas mapapadali. Mas mapahirap sila sa OMG. Yeah, mapapadali, mapapahirap. Pero still, yung combo na binabanggit ni Omi, yung hila doon sa swipe, di ba? Yeah, medyo itatama ko yung sinabi ko kanina. Medyo madali sila makakapag-engage at mahihirapan lalo yung Onik na makakuha ng kill dahil rin sa sustainability na binibigay dito ng Athena Shield. Ni Povius. Ni Povius, mm-hmm. Pati lalo. Yeah, pero habang sinasabi mo yung TDZ, kasi may napitas yung Onik. Actually, dalawang beses na natin nakita yung combo. This time may napitas. Yung una na poke to the point na naunahan sa turtle. Alam mo, ang maganda sa ginagawa ng Onik dito ay tuwing meron silang laban na chinu-choose nilang gawin o i-engage, eh may nakukuha sila pabalik. Uh-oh. May mga teams tayo makikita, siyempre hindi ko nababanggitin na makikipaglaban pero walang makukuha. Ibahin mo ang Onik at Omega. Mm-hmm. Ang nangyayari lang talaga ngayon ay yung Onik ang nauunang mag-pull ng trigger. Meanwhile kay Omega, yung damage na nalalabas ni Ryzen, medyo bitin pa. Kailangan nila mag-abang ng konti pa. Pero mag-isa si Ryzen na lumabas. Kamuntikan! Sakto binanggit mo, Omi. Kamuntikan after the diversion. Fake lang siguro dapat yung Omega doon. Pero crucial yun if ever may napitas. Napasubo. Well, malaking bagay yun. Isa yun sa mga chances ng OMG para mag-face check eh. Kasi imbis na pumasok kasi... Oh my God! Welcome to the Squid Game! Marky and Paloyski! The Diamond Circle combo! Ang hirap pumasok. Ang grabe yung zone na yun! Oh, parang pag nakita mo yung shapes, sige, kayo na bahala dyan! Well, kaya rin malaking bagay talaga yung diversion play ng ni Etomax. At gustong-gusto ko yung low pick dito ng OMG. Kasi they understand na, okay, malakas yung frontline ng Onik kasi nandun din si Bimo na naka-tank emblem, naka-concussive blast pa. So, bakit natin, pipilitin yung sarili natin makipagsalpukan sa frontline kung pwede naman tayo makipagsalpukan agad sa backline using the diversion play. Isa rin yung malaking pang-psycho para side ng Onik Philippines kung itutuloy ba ng OMG once nakita nila yung diversion AOE. Well, ang nakuha ko dito, TDZ, is Omega, they know that this is coming. Mm-hmm. Alam nila na pwedeng pumasok yung Farsa at Eve combo, yung zone potential ng Onik. That's why parang ang laro nila this time is tiis. Tiis lang muna sa zone, hayaan na mag-cooldown and biglang tsaka sila susugod. Oh, at kung mapapansin natin ang build na ginagawa ng Fovius o ni Renjo dito, diretso Radiant Armor. Radiant agad, Armor. Sobrang talino ng choice na to dahil ang unang damage na babagsak sa'yo galing sa Onik ay surely magiging magic damage. Ang iisang or dadalawang physical damage dealer nila dito ay si Kyrie at si Bimo. At yung burst damage na nagagawa ng Onik ay mostly nanggagaling sa Real World Manipulation at sa Feathered Airstrike na nanggagaling dito kay Marky. Yep, exactly. At nakita natin dito yung transition ng OMG pati ng Onik is kakaiba from game 1. Medyo low scoring game tayo ngayon, 1-2 at 8 minute mark, pero nakikita natin dito yung gold difference is talagang pumapanik sa side ng Onik dahil na rin sa mga turtle ticks nila nung early game. At mas sila yung nagiging driver. Kumbaga, kahit pantay yung kill count natin, mas nagiging aggressive. Ramdam ng Onik na momentum nila to. Yeah, lamang din sa range kasi eh, no? Mm-hmm. Kahit na mataas ang range ng Kimi, yung Louie eh, kaya din pumuk. Iba pa rin yung ultimate na meron yung Farsa at yung isang Eve. Yeah. Oh my. Well, let's see. Poxer coming in again. Ayun pa eh. Pwede kang umamba. Oo. Gamit yung Aulus. Kumbaga, ang nakakakaba dito para sa Omega is ang kaya nilang gawin ay pumasok ng mid to long range. Pero ito ha, gusto ko i-describe ang ultimates ni Farsa at ni Eve as ultra long range na artillery na eh. Mm-hmm. Oh, yung tipo na dalawang first kill ni Louie ang range ng Real World Manipulation. Siguro mga 2.5. Parang imagine nyo na lang na may rule. Oy, ano yun? Ngayon ko lang nakita yun, boy. Yung mechanic na yung flicker trick. Tas, I'm offended, no? Iba. Highlight sana yun. So, right now, the story here is Omega. They need to be patient in their positioning. Kaya nila eh. Meron silang Fovius, meron silang Matilda. But man, yung zone.
long rangers para sa side ng Onyx. Yep, at kailangan mag-ingat dito ng Onyx kasi yes, nasa kanila momentum pero once na nakapagka-item dito. Uy! Oh my, nag-set up na naman pero may cancel magagawa. Nagaka-flame shot. Look at Kel right now na free hit. Pero nawala ngayon si Tito Max Kyrie with a kill. Yung Lord ay pulado pero mula sa likod! Marky with the Feather Dash right flank. Marquis to victory! Ang patang siga na pinasabog ni Ito Max pero okay lang dahil libreng Lord na inaampas ngayon ni Kyrie. Four heroes down for OMG. Larsky with the zone as well. Wow! Marquis! Napakalupit nun! Grabe! Onyx nakakuha ng first Lord of the game. Long turtles, Kyrie with great positioning in that entire fight. Nakabawi ng konti ang Omega. Pero dahil sa dalawang artillery range na meron ang Onyx, binato muna yung real world manipulation men. Tapos sinubukan nila i-cancel. Nung na-cancel na nila, meron na namang isa pang problema. Biglang may ibon na may feathered airstrike. Saktong-sakto. Yung pagkakapwesto pa ni Marky is hindi akalain ni Kelran na nandun bigla. Na nasa likod. Na nasa likod bigla si Marky dahil na rin sa Wings by Wings attempt niya kanina nung dinudge niya yung Phantom Execution ni Ryzen. It's supposed to be a kill para kay Ryzen. Kasi pag tumama yung Phantom Execution, magpuprock agad yung killing spree niya and then diretso agad sa teamfight. Pero ang ginawa ng Onyx, they isolated, in-isolate nila yung sarili nila, in-abuse nila ang dami nilang AOE at mapapapili ngayon yung OMG kung, yung OMG kung sino yung aatakihin. Hindi nila pinagsabay. Ayan, oy, grabe! Hindi nila pinagsasabay! The synchronization of skills! Real world airstrike! Para sa side ng Onyx with three turtles. Basag yung dalawang tower dito. 2-2-8. Mukhang Onyx time talaga na this. Now, 12 minutes pa lang. Mukhang Onyx time na. Dalawang inhibitor turrets ang down para sa Omega. Pero papasok si Nilarski. The zoner para sa side ng Onyx. Ito ba ang hinihintay ng OMG? Masyado nga ba malalim dito ang Onyx? Pokes coming out. Kelra with the rocket. Pero enough ba to? TP? Renjo, magpa-flank sila. Ako ay napakan! Nandun sila sa likod. Si Marky yung target ngayon. Lumipad si Marky. Lumipad ng game. Habang nandoon yung Onyx ngayon na bumabalagbang sa harap. At si Renjo ay wala na pang wala nang magagawa pa. Desperate teleport diversion play para sa Omega. Pero hindi yon magiging enough as Onyx will take game number 2-0. The debut game of